The Ex-Wife Part 4. Jane's POV. Well, well, well. Anong mayroon tayo dito? Joy? Sabi ko, hanggang ngayon ay naiinis ako sa babaeng ito. Anong ginagawa mo dito? Nginisian ko siya. Ngumiti siya sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nanatili akong nakatitig sa bawat kilos niya hanggang sa nasa harapan ko na siya. Nakakuyom ng mahigpit ang kamay ko habang pilit kong pinipigilan ang pagsuntok sa mukha niya. I'm here to see my fiancé. Fiancé? Natawa ako ng malakas doon. Sa unang araw na nakilala ko si Joy, ay kitang-kita ko na may crush siya kay Tyler. I never said anything because Tyler was never interested in her at wala akong dapat ipag-alala. Ngayon, kailangan kong mag-alala dahil ang babaeng ito ay malinaw na nagdedelusyon. Anong nakakatawa? Singhal niya sa akin. You! Patuloy pa rin ako sa pagtawa habang nakahawak sa tiyan ko para pigilan ang sarili kong gumulong sa lupa. Inaasahan ba talaga niyang maniniwala ako sa kalokohan na sinasabi niya? Tawanan mong lahat ng gusto mo. Sabi niya na humakbang papalapit sa akin. Ako ang mahal niya ng totoo. Well, you're just the slut that got left behind with a bastard for a child. Hindi ko na napigilan. Sinubukan ko talaga pero hindi ko kaya. I personally don't think na ako ang dapat sisihin sa nangyari kasi she provoked me. Kahit sino ay maaaring magsalita ng kalokohan tungkol sa akin at wala akong pakialam. Ngunit kapag idinawit mo ang aking anak dito, ay para mong sinimulan ang World War III. She crossed the line when she speak about my son like that, so I did the most reasonable thing. Sinampal ko siya. Sapat na para mag-iwan ng marka na magpapaalala sa kanya na huwag nang magsalita ng masama tungkol sa anak ko. Sinampal mo ko? Napabuntong hininga siya na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Oo, sinampal kita. I smirk at her. Let it be a warning to you. Never speak about my son that way again, or I'll make you regret the day you were born. Napangiti ako sa paraan ng pag-alis niya sa boses ko na parabang sinunog ang balat niya sa mga sinabi ko. I open my mouth to say something more to her, but I utterly surprised when she ran around me and straight into Tyler's room. Nakatayo ako doon na gulat sa nangyari. Tinakbuhan niya ako na parang magnanakaw kapag may nakawan. I turn around when it sank in that she ran into Tyler's room. The same Tyler who had amnesia and didn't remember anything so could be easily manipulated. Kung sino pa man yun, hindi ako mag-aalala. Pero halatang baliw si Joy. Sakto namang pumasok ako sa kwarto para makitang sinusuri ni Tyler ang mukha ni Joy, kung saan ko siya sinampal. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon, pero ang pagtingin ko lang sa kanila ay para silang nasa sarili nilang maliit na mundo. Alam kong hindi ako nagseselos. I mean, why would I be? Hindi iyon naging hadlang sa pagsara ko ng pinto at ibinalik ang atensyon nila sa akin. Wala akong sinabi basta nakatayo lang ako at nanonood. Ilang segundo lang ay nagsalita na si Joy. Ayan siya! Siya ang sumampal sa akin! I rolled my eyes at that. Para sa akin, she sounded like a kid complaining to his or her teacher. Ano ba talaga ang gagawin ni Tyler dito? Tumingin sa akin si Tyler na kumunot ang noon niya. Sinampal mo ba talaga siya? Yes, I did. Walang pag-aalinlangan kong sagot, cause the way I saw it, Tyler will never dare to hit me and Joy. Well, she's not really a match for me. Bakit mo siya sinaktan?
Curious na tanong ni Tyler. Well, she called my son a bastard. She did what? Garalgal na boses niya na may mapanganib na tono habang nakatitig sa kanya. Nang makitang walang tao sa tabi niya, ay mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto. Wala akong nakitang tumakbo ng ganitong kabilis kagaya ni Joy. She could easily break Usain Bolt's record at the Olympics, and that's saying something kasi is the fastest man in the world. Napalingin ako kay Tyler na baka sa mukha ko ang gulat. Sa sandaling tumingin ako sa kanya, humagalpak ako ng tawa. Mas lalo akong natawa nang tumawa si Tyler kasama ko. Ilang segundo lang ay tumigil na siya sa pagtawa na parabang may naalala. Pinipigilan ko ang pagtawa ko para titigan siya na nagtataka kung ano ang naging dahilan ng pagbabago ng mood niya. Naiwan akong nabigla sa tanong niya. May anak ka? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya tungkol dito. But I might as well now since Sheila would soon to be here at kailangan niyang isama si Ryan. Oo, huminga ako ng malalim. We have a son. May anak tayo? Inulit niya na may malaking ngisi sa mukha niya. I always knew you'd be the mother of my kids. Uminit ang mukha ko sa sinabi niya. Masaya ako na masaya siya kay Ryan. Akala ko talaga marami pa siyang itatanong tungkol sa kanya. Kailan ko siya makikita? Excited niyang tanong. Calm down. I chuckled softly when the beeping on the heart monitor started to pick up. You need some rest. Kaya matulog ka na at pagising mo makikilala mo na siya. Ngumisi siya sa akin sabay lahad ng kamay sa kanya. Lumapit ako sa kanya para dahan-dahang ilagay ang kamay ko sa kanya. Lumawak ang ngiti ko nang itaas niya ang kamay ko sa labi niya para magbigay ng malalambot na kiss sa palad ko. Unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata at alam ko noon na nagsimula nang magkaroon ng epekto sa kanya ang mga gamot. Hinalikan ko siya sa noo at tahimik na lumabas ng kwarto. Iniwan ko si Tyler sa kwarto niya na natutulog. Pwede na akong pumunta at tingnan kung dumating na sina Sheila at Ray. Bago ako pumasok sa elevator, sinigurado kong may security guard na nagbabantay sa kwartong kinaroroonan ni Tyler. I wasn't entirely convinced that Joy had left the building. Pagbaba ko sa receptionist, nakita ko sila Sheila at Ray bago nila ako makita. I slowly crept up to them as silently as I could. But me being my clumsy self, muntik na akong matumba dahilan para mapaharap silang dalawa sa akin nang nanlalaki ang mga mata. Kinakabahan akong umiti sa kanila na medyo kumaway. Hi guys! Mommy! Sigaw ni Raya na tumatakbo palapit sa akin. Ipinulupot niya ang mga kamay niya sa legs ko since maliit siya at niyakap ako ng mahigpit. I ran a hand soothingly on his back as I held him to me. I miss you, Mommy! Angal niya. Marahan kong inihaplos ang aking kamay sa kanyang light brown na buhok. Mommy, miss you too. Tumingala siya sa akin na may malaking ngisi sa kanyang mukha. Hindi ko maiwasang isipin na kamukhang kamukha niya ang kanyang ama. Mabilis kong inalis ang pag-iisip na iyon kahit na ito ay totoo. Kinuha ko sa aking pitaka ang isang chocolate bar at iniabot sa kanya. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang hitsura ng purong pagkamangha habang nakatitig sa tsokolate. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi nang siya ay patuloy na tumitig sa chocolate na labis na ikinatuwa ni Sheila. You know it's all yours. Yumuko ako para bumulong sa kanya. Nagniningning ang mga mata niya sa sinabi ko. Dinala ko siya sa isa sa mga upuan na nakahilera sa dingding
at binuhat siya sa upuan. Pagkakuha ng wrapper sa kanya, ay binuksan ko iyon at ibinalik sa kanya. Binigyan ko siya ng mabilis na halik sa pisngi bago ako tumayo. Lumapit ako kay Sheila na nakataas ang kilay na nakatitig sa akin. "Anong ginagawa natin dito?" she asked, looking around the hospital. "And why do you need bodyguards?" "Well," napahinto ako. "Well?" she prompted me. "Anong nangyari?" "I found out my entire life was a lie. And we're here because Tyler saved my life. And we need bodyguards to keep out the paparazzi." Huminga ako ng malalim pagkatapos kong ilabas lahat ng ganoon. "Wait, niligtas ka ni Tyler? Niligtas ni Tyler ang buhay mo?" nagdududang tanong niya. Nahihiya akong tumango sa tanong niya. Iyon lang ba ang nakuha niya sa sinabi ko? "Bakit kailangan niyang iligtas ang buhay mo?" "Well, may sasakyan na malapit na akong mabangga. Nang biglang lumabas si Tyler at tinulak ako palabas. Kaya siya yung nabangga." "Ginawa niya yon?" Napabuntong hininga siya sa pagtataka na itinaya ni Tyler ang buhay niya para sa akin. "Mahal ka talaga ng tangang yun." Bulong niya sa pag-aakalang hindi ko siya maririnig. Ngunit narinig ko at nagsimula akong maniwala na totoo iyon. "Okay lang ba siya?" "Okay lang siya." Mahinang wika ko. "Pero may amnesia siya." "Amnesia?" Nakanganga siya sa akin. "As in loss of memory? That amnesia?" I simply nodded at her, not wanting to talk about it. I didn't know how to say this next, kaya parang ngayon lang ay lumabas. "He knows about Ryan," I blurted out, slightly scared of her reaction. "It's about time," she exclaimed, throwing her hands up in the air. Tinitigan ko lang siya nang nakataas ang kilay at "Are you serious?" na tingin sa mukha ko. She smiled sheepishly at me. "What? Care to explain your reaction?" "Nope," she grinned at me. I glared at her, making her shush and explain herself. "You may not see it, ngunit lumalaki si Ryan at kailangan niya ng kanyang ama. Tyler is a stupid idiot, but regardless, he is Ryan's father and Ryan needs him." "I know." Bumuntong hininga ako. "I'm just worried he'll mess up again." "He won't," she reassured me. "Paano ka nakakasigurado?" naguguluhang tanong ko. "Simple lang." She flips her hair to side. "I'll beat the shit out of him if he does." Natawa ako na hinila siya para mabilis na yakapin. Maaring baliw si Sheila, pero isa siyang baliw na matalik kong kaibigan at hindi ko maisip ang buhay ko na wala siya. 5 araw na mula nang nasa ospital si Tyler at madalas siyang natutulog. Nag-alala talaga ako dahil hindi ko akalain na dapat ganoon kalaki ang epekto sa kanya ng mga gamot. Ngunit tiniyak sa akin ng mga doktor na siya ay talagang ganap na maayos. Ang kanyang utak ay nagpapahinga lamang marahil sa pagsisikap na mabawi ang kanyang memorya ng huling 6 na taon at para makabawi ang katawan niya. Napatingin ako kay Ryan na ngayon ay natutulog sa kandungan ko. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang tungkol sa pagiging ama niya si Tyler. At tuwang-tuwa siya. He kept bugging me, asking questions about Tyler, and continuously asking to see him. Nang sa wakas ay nagpaubaya na ako at dinala siya sa silid ng ospital ni Tyler, hindi karaniwan ang tahimik niya. Nakatingin ako sa malayo habang naglalakad siya palapit sa bedside ni Tyler para titigan siya. Tinitigan niya muna siya saglit bago humarap sa akin. Baka sa mukha niya ang pagtataka.
Pumasok ako sa kwarto at umupo sa upuan sa tabi ng hospital bed. Tumakbo si Ryan sa akin at umakyat sa kandungan ko. Magkamukha kami, Mami. Bulong niya sa akin. Pareho kaming gwapo. Nakatitig lang ako sa kanya bago tumawa ng malakas. Tila minana ng aking mahal na anak ang palalong ugali ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay nakatulog si Ryan at natutulog pa rin ngayon. Ang ganda niya. Napatalon ako sa gulat sa biglang boses sa tahimik na kwarto. Napaangat ako ng tingin kay Tyler para tingnan kung siya nga ba ang nagsalita. Nawala ang gulat sa labi ko nang makita kong gising na siya at nakatingin din sa akin. Mas gusto niya ang salitang gwapo. Sabi ko sa kanya. Niminsan ay hindi nakipag-eye contact. He smirks at me na binaling ang attention kay Ryan. Like father, like son. I smiled at him having absolutely nothing to say. It's not like I could argue with him at that point. Sa bawat araw na lumilipas ay nakikita ko ang kaunting Tyler kay Ryan. Minsan nakakainis kung paano sila magkamukha. Napatingin ako kay Ryan at binalik ang tingin kay Tyler na may malambing na tingin. Tila kontento siya sa isang nakakatamad na ngiti sa kanyang mukha. May naaalala ka ba? Tinanong ko siya. Kumunot ang noo niya na parang nataranta noong una hanggang sa tuluyang bumaon ang mga sinabi ko. Napabuntong hininga siya habang sinusuklay ang kanyang buhok. I have jumbled images in my head. I'm not sure when it happened but I remember seeing us taking a picture in front of a coffee shop. A coffee shop? Tinanong ko siya ng isang maliit na ngiti sa aking mukha. Yeah, it was a coffee shop. Anong pangalan nun? Oh yes, Liza's. I'm pretty sure that it was Liza's. Liza's? Yes. Are you okay? Tanong niyang nag-aalala. I'm fine. Mahinang gulat kong bulong. Gusto mo ba siyang makausap? Tanong ko sabay senyas kay Ryan na humahaplos sa mga braso ko. Sabik siyang tumango sa akin na may malaking ngisi sa kanyang katawan. Nakakahawa ang ngiti niya na may ngiti sa labi ko. Marahan kong niyugyug si Ryan sa pagtatangkang gisingin siya. Ryan? Tawag ko sa kanya. Muli siyang gumalaw sa pagkakataong ito na inunat ang maliliit na braso. Ryan? Napangiti ako nang dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya para tumingin sa akin. Kinindatan ko siya bilang ganti. Pagkahilig ko, hinalikan ko ang magkabilang pisngi niya at saka ang noon niya. Napatingin ako kay Tyler at nakita kong nakatingin siya sa akin na hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Guess who's awake? Kiniliti ko siya ng konti para gumaan ang mood niya. Sino, Mami? Nauutal niyang tawa. Ang daddy mo? Bulong ko sa tenga niya. Bigla siyang tumigil sa pagtawa at hinanap sa silid ang kanyang ama. Nang mamataan siya ay tumakbo siya palapit sa kanya na humihiyaw ng malakas. Daddy! Tahimik akong lumabas ng kwarto para bigyan sila ng oras sa isa't isa. Lumingon ako at may nakabunggo ako. I tried to steady myself but as usual nawalan ako ng balanse at natumba. Oh my God, Jane! I'm so sorry! Sheila! I groaned confused. Help me up! Oh yeah, of course! Hinawakan ko ang kanyang mga kamay na tinutulak ang aking sarili habang tinutulungan niya ako sa pamamagitan ng paghila sa akin pataas. Nasaan ka ba nitong nakaraang dalawang araw? Bulyaw ko sa kanya. Gaya ng dati, ay hindi niya pinansin ang galit kong tono at ngumiti sa akin. Hinila niya ako payakap.
nag-iimbestiga ako. Sinubukan kong humiwalay sa kanya, pero hinigpitan niya lang ang pagkakahawak niya sa akin. Nag-iimbestiga? Ano? Tanong ko sa kanya. Muli niyang hinigpitan ang yakap niya sa akin. Hindi aksidente ang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan kong tanong. Sinuri ko ang CCTV footage mula sa gusali ng iyong daddy. At malinaw na ang sasakyan ay dumiretso sa Japa papunta sa'yo. Pero sa halip na ikaw yung matamaan, ay hinila ka ni Tyler at siya ang nabunggo. Humiwalay siya sa akin para lang ibulong ito sa tenga ko. I think may nagtangkang pumatay sa'yo. Ano? Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Sinong nagtangkang pumatay sa'kin? Shhh! Pinatahimik niya ako at inilagay ang isang daliri sa labi ko. Huwag mo nga akong nahashish dyan, Sheila Marie! Saway ko sa kanya, sabay lagay ng kamay sa balakan ko at winawagayway ang kabilang kamay sa harap niya. Tiningnan niya lang ako ng seryosong tingin. Bumaba ang tingin ko sa daliri ko bago ibinalik ang tingin sa kanya na may nakakalokong ngiti sa mukha ko. Sorry, bulong ko sa kanya. She just shook her head at me. You're such a mother. Hey, I am a mother. I know, she said, rolling her eyes. We're straying from the point, Jane. You might be in danger. Ano pa ang nalaman mo? I asked her suddenly found this conversation really interesting. An old friend and I did some digging, and the camera on your father's building showed the license plate of the car. Huminto siya at pinayagan akong ibabad ang impormasyon. Alam kong may talento siya sa electronics, pero hindi ko alam na ganoon pala siya kagaling. At tanong ko nang hindi ko makita ang connection niyon. Jane, the plate number was fake, which means someone's went through the trouble of getting fake plates, which means that was no accident. Oh, crap! I mumbled now, seeing why she was so sure about this. We can't talk here. Pinatahimik ko siya at inilagay ang isang daliri sa labi ko, senyas na tumahimik siya. Dahan-dahan akong tumalikod at sumilip sa kwarto ni Tyler. Napuno ng pagmamahal ang puso ko nang tumingin ako sa kwarto. Doon sa ospital bed ay nakahiga si Tyler kasama si Ryan na nakaupo sa kama sa tabi niya. Sa sobrang abala nila sa isa't isa, ay hindi nila napansin ang sumilip ako sa loob. Pumasok na ako sa loob at nakatayo lang doon saglit na pinapanood sila. Hindi yata nila namalaya na nakatayo ako dito. Hey guys! Bulong ko. Mommy! Tili ni Ryan. Ang cool ni Daddy. I bet he is. Ngumiti ako sa kanya na hindi pinansin ang ngisi sa mukha ni Tyler. Lalabas muna ako saglit kasama si Tita Sheila ha. Gusto mo bang manatili sa tabi ng daddy mo hanggang sa pagbabalik ko? Natawa ako habang sabik na sabik siyang tumango bilang tugon. Lumapit ako sa kanya at hinila siya sa braso ko para mabilis na yakapin. Dahan-dahan akong humiwalay sa kanya para halikan ang kaliwang pisngin niya, saka ang kanan na pisngin niya at panghuli ay hinalikan siya sa noo. Love you, baby. Bulong ko sa kanya. Love you too, mommy. Napatingin ako kay Tyler na may lambing sa mukha. Ngumiti ako ng mahina sa kanya at tumalikod na para maglakad palayo. Bye, Tyler. Mommy? Tawag sa akin ni Ryan. Lumingon ako para tingnan siya. Yes, Ry? Hindi ka ba magpapaalam kay Daddy? Nakatingin lang ako sa kanya na naguguluhan. I already did, honey. No! Sabi niya sabay turo sa dalawang pisngin niya. Napabuntong hininga ako na alam ko na kung ano ang sinasabi niya. Kailangan pa ba, Ry? I whined. Hindi ko gusto ang ideyang iyon.
Napatingin ako kay Tyler na baka sa mukha niya ang pagtataka. Para sa isang taong napakatalino, ay ang hina niyang gumets. Ibinalik ko ang tingin kay Ryan at nakita ko siyang may ngiti sa labi habang tumango siya sa akin. Nahihiyang naglakad ako pabalik sa kanila. Napabuntong hininga ako ang hinawakan ang mukha ni Tyler sa aking mga kamay. I rolled my eye when realization sank in and a small smirk settled on his face. Dahan-dahan akong yumuko para halikan ang kaliwang pisngi niya, saka sa kanan at panghuli sa noo niya. Humiwalay ako sa kanya at pinag-aralan ang ekspresyon niya. Nakapikit ang mga mata niya, ang pinakatotoong ngiti na nakita ko sa kanya simula noong bumalik ako. Mahina kong tinapik ang kanyang ulo, tulad ng ginagawa sa isang aso at napatingin siya sa akin na nakakunot ang noo. I smirk, that's why you get. Huwag kang masanay. Kumanta ako palabas ng kwarto. Napamulat si Sheila nang makita niya ako. Sa wakas. Whatever. I rolled my eyes. Let's go. Sabi niya sabay hawak sa kamay ko at hinila ako papasok ng elevator. Mabilis kong napansin kung paano niya nilalaro ang kanyang mga daliri. Nakaugalian na niya kapag kinakabahan siya. San ba tayo pupunta? Nagdududang tanong ko sa kanya. Oh, to meet our reinforcement. Reinforcements? I asked quizzically. Anong reinforcements? Maya-maya lang huminto ang elevator sa ground floor. Hindi na nag-abalang sagutin ni Sheila ang tanong ko. Sa halip ay hinila na lang niya ako papunta sa cafe sa kabilang kalsada. Umupo ako sa booth na tinuro ni Sheila at tumingin sa paligid ng cafe. Medyo maaliwalas na ang lugar na maraming tao dahil alas 10 pa lang ng umaga. Tumingala ako at nagpasalamat kay Sheila na naglagay lang ng isang tasa ng hot chocolate sa harapan ko. Yumuko ako para lang hapin ang matamis na bango ng mainit na tsokolate. God, I love this. Humigop ako. Tumingin ako kay Sheila at nakita kong tinatawanan niya ako. Oh, shut up! Sabay tawa ko sa kanya. So, where's the reinforcement? We're here! Parang pamilyar ang boses na yon. Dahan-dahan akong tumingala. Tahimik na nagdarasal sa aking ulo. Umaasa ako na hindi ito ang naisip ko. Gaya ng dati, wala sa tabi ko ang swerte. Tumingala ako at nakita ko sina Sophie, Charlene and Girlie na nakatingin sa akin na may panghihinayang sa kanilang mga mata. Oh, hell no!